أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa mahasinul Islam. Ibig sabihin ay mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Sa dyan napakarami ang mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Subalit, kahit iilan lamang dito ang bibigkasin natin o babanggitin natin ngayon. Una, ang pinakauna sa kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam ay ang Islam ay siyang pananampalataya lamang sa Panginoon. Siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." Katotohanan, ang tanging pananampalataya lamang, relihiyon lamang sa Allah ay ang pananampalatayang Islam. Sinabi pa sa ibang talata, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya liban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah. Bagos, pagdating ng araw ng paghukom, mapabilang siya sa mga taong talunan. Islam, which is ang kahulugan nito ay pagsamba, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa nag-iisang Panginoong Allah lamang. Ang pangalawang kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Islam ay tinuruan tayong huwag maminsala sa sarili man natin o sa iba. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La darara wa la dirar." Isa sa mga kahulugan ng hadith na ito ay huwag kang maminsala sa iyong sarili at sa iba. At sinabi pa sa ibang hadith, ibang salita o ibang salawikain o katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi aw kama qal." Ang tunay na muslim ay ang siyang ligtas ang mga muslim mula sa kamandag ng kanyang dila at kanyang kamay. Ang pangatlong kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Quran, kung saan ibinigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang maluwalhating Quran na nandito ang ating patnubay, nandito ang ating gabay, nandito ang ating batas. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran mismo, sabi niya, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Tunay na dumating sa inyo ang napakagandang payo mula sa inyong Panginoon. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. At lunas sa mga puso, sa mga bagay o karamdaman sa mga puso. وَهُدَى. At patnubay. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At gabag o awa para sa mga mananampalataya. Ang ikaapat na kagandahan o kabutihan ng ating pananampalatayang Islam ay ifsha'us salam. Ibig sabihin ay pagpapalaganap ng pagbabatian ng kapayapaan. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok ng paraiso maliban na kayo ay maniwala. Wala tu'minu hatta tahabbu, at hindi kayo magiging tunay na maniniwala o mananampalataya maliban na kayo ay magmamahalan. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbadum. Ituturo ko sa inyo, sabi ng propeta, ang isang bagay na kapag ginawa nyo ay magmamahalan kayo. Siyang magdudulot sa inyo ng pagmamahalan sa pagitan ninyo. Afshus salama bainakum, at ipalaganap ninyo ang pagbabatian ng kapayapaan sa inyong mga pagitan. So, tinutukoy natin dito ng pagbabatian ng kapayapaan ay kapag nasalubong mo ang iyong kapatid, ay babatiin mo siya ng
Assalamu alaikum o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At ang isasagot naman ng taong binati ng ganun ay wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ang pinakahuling babanggitin natin ngayon mula sa napakaraming kagandahan at kabutihan ng ating pananampalatayang Islam ay ang pagtuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam na tuparin ang mga pangako. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُوا بِالْأَهَدِ إِنَّ الْأَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا. At tuparin ninyo ang kasunduan. At tuparin ninyo ang kasunduan sapagkat tunay na ang kasunduan. Ay itatanong ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom. Aking mga kapatid, naway maraming kabutihan o mabuting aral ang ating napulot sa ating magandang paksa ngayon. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.